Music 5, Quarter 2, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Melodic Intervals. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang melodic intervals. Matapos basahin at gawin ang aralin na ito, inaasahang makilala mo ang mga music intervals. Gayun din naman, makilala mo ito sa pamamagitan ng pakikinig at makagawa ng melodic intervals. Ang isang himig o melodiya ay binubuo ng mga nota. Maaring ang mga nota ay papataas, pababa, o pantay lang. Kung minsan, ito ay pahakbang ang pagtaas at pagbaba. May pagkakataon naman na palaktaw ang pagtaas at palaktaw ang pagbaba. Interval ang tawag sa pagitan ng dalawang nota. Mayroong dalawang uri ng interval. Ito ay ang melodic interval na kung saan ang daloy ng nota ay umuusad ng pahakbang, palaktaw o pantay. Ang sumunod naman na uri ng interval ay ang harmonic interval na kung saan ang nota ay naka-stack sa ibabaw ng isang nota. Sa araling ito ay tututok lamang tayo sa melodic interval. Ano ang melodic interval? Ang melodic interval ay mga pahalang na pahakbang at palaktaw na nota. Kung minsan ay pantay, ito ay magkakasunod-sunod sa musika. Ang interval ay makikilala batay sa kinalalagyan o posisyon nito sa staff. Ito ay ang mga sumusunod. Prime o first interval, ito ay inuulit. Second interval, third interval, fourth interval, fifth interval, sixth interval, seventh interval, at octave o eighth interval. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang isa. Tingnan ang mga nota sa limguhit. Masdan mabuti ang mga pagitan ng mga nota. Ito ay tinatawag nating interval. Prime, ang nota ay pantay. Second, ito ay pahakbang na nota. Third, palaktaw na nota. Ganun din sa fourth, fifth, sixth, seventh, at eighth ay mga palaktaw na nota. Ang prime o first interval o inuulit ang tawag sa nota na walang pagkakaiba sa agwat. Ito ay mga nota na magkapantay o inuulit. Ito ay may isang pagitan lamang. Ito ay tinatawag na prime. Second interval. Ang tawag sa mga nota na may agwat o distansya na dalawa. Ito ay pahakbang ang nota. First, second. Second interval. Third interval. Ang tawag sa mga nota na may agwat o distansya na tatlo. Ito ay palaktaw ang nota. First, second, third. Third interval. Fourth. Ang tawag sa mga nota na may agwat o distansya na apat. Ito ay palaktaw ang nota. First, second, third, fourth. Fourth interval. Fifth interval. Ang tawag naman sa mga nota na may agwat o distansya na lima. Ito ay palaktaw ang nota. First, second, third, fourth, fifth. Fifth interval. Sixth interval. Ang tawag naman sa mga nota na may agwat o distansya na anim. Ito ay palaktaw ang nota. First, second, third, fourth, fifth, sixth.
6th interval. 7th interval. Ang tawag sa mga nota na may agwat o distansya na 7. Ito ay palaktaw ang nota. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. 7th interval. At ang octave. Ang tawag sa mga nota na may agwat o distansya na 8. Ito ay palaktaw ang nota. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. 8th interval o octave. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Basahin at unawain. Pagmasdan ng mga nota, sabihin kung pahakbang o palaktaw ang pagkakasunod nila. Isulat ang pantay kung di tumaas o bumaba. Halimbawa, do mi. Ito ay palaktaw. Sumunod na halimbawa, sofa. Ito naman ay pahakbang. Sumunod na halimbawa ay la-la. Ito ay pantay. Para sa unang bilang ay mi-so. Tignan natin ang mga nota nito sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Magaling! Ito ay palaktaw. Pangalawa, fa-la. Tignan natin ang mga nota sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Tama, ito ay palaktaw. Laso. Tignan natin ang mga notang ito sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Tama, ito ay pahakbang. Sumunod, so-so. Tignan natin ang mga notang ito sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Tama, ito ay pantay. Sumunod, fare. Tignan natin ang mga notang ito sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Tama, ito ay palaktaw. Sumunod, re mi. Tignan natin ang mga notang ito sa stop. Ito ba ay pahakbang, palaktaw o pantay? Tama, ito ay pahakbang. Para naman sa pagsasanay bilang 3, isulat ang interval ng mga nota. Piliin ang sagot sa kahon. Para sa unang bilang, ano ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd. Tama, ito ay 3rd interval. Pangalawa, ano naman ang interval ng dalawang notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. Magaling, ito ay 7th interval. Pangatlo, ano ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. Tama, ito ay 8th interval o octave. Pang-apat, ano naman ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st. Tama, ito ay 1st interval o prime. Pang-lima, ano naman ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd, 4th. Magaling! Ito ay 4th interval. Pang-anim, ano ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd. Magaling! Ito ay 2nd interval. Pang-pito, ano naman ang interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Magaling! Ito ay 5th interval. At pang-walo, anong interval ng mga notang ito? Bilangin natin. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Magaling! Ito ay 6th interval.
Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang apat. Awitin ang lupang hinirang. Hanapin sa awit ang bahaging may malaking agwat, ang mga tono. Isulat ang titik ng bahaging ito sa iyong sagutang papel. Para naman sa pagsasanay bilang lima, awitin muli ang lupang hinirang. Hanapin sa awit ang bahaging may malawak na agwat, ang mga tono. Isulat ang titik ng bahaging ito sa inyong sagutang papel. At dadako na tayo sa pagsasanay bilang anim. Ilagay sa limguhit ang notang interval na hinihingi. Tignan ang halimbawa. Para sa letter A, ang mga nota ay fa at do. Ilan ang interval ng mga notang ito? Ilan ang interval ng notang ito? Tama, ito ay 5th interval. Para naman sa letter B, ang mga nota ay lower do at higher do. Anong interval ng notang ito? Tama, ito ay octave o 8th interval. Para naman sa letter C, ang mga nota ay lower re at higher re. Anong interval ng mga notang ito? Tama, ito ay octave o 8th interval. At sa letter D naman, ang mga nota ay re at la. Anong interval ng dalawang notang ito? Tama, ito ay 5th interval. Tandaan, ang isang himig o melodiya ay binubuo ng mga nota. Maaaring ang mga nota ay papataas, pababa o pantay lang. Kung minsan, ito ay pahakbang ang pagtaas at pagbaba. May pagkakataon naman na palaktaw ang pagtaas at pagbaba. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!